Hi guys! Welcome back to my channel. And kung bago lang kayo dito sa channel ko, click nyo lang yung subscribe button and yung katabi yung bell button so you will get notified kapag meron akong bagong upload na video. And for today's video, may mga hinol ako na makeup from SM Department Store and itatry natin siya kung okay ba siya for full face makeup. So, mag-ano muna ako, alcohol and then maglagay tayo ng hair velcro para... Para hindi siya sagapal pag naglagay ako ng foundation. And, okay na. And then first, magpa-foundation muna ako. Hindi ko alam kung ito or ito yung gagamitin ko. Pero siguro try ko to kasi... Malaking problema ko dito eh. Mali yung shade na nakuha ni Mama. Then, this is Physician's Formula na luminous siya na foundation. Touch of Glow Foundation in the shade Light or Clear. Then, ganito yung color na. Ayan. Ma-brown siya, ma-nude. Pero pink yung kanyang undertone. So, yellow undertone ako kaya hindi siya match talaga. Then, I will use my beauty blender from Baclaran brand. Then, apply lang ako. Dinirect ko na siya sa sponge. Damp sponge to. Kasi, hindi naman niya nasisip-sip yung foundation. So, tingin lang ako dito sa mirror. Ito guys, hindi ko to binili sa mall kasi wala ko nang billing foundation. Bala ko pa nga dito sa mga nabili ko gawin kong 500 peso makeup challenge kaso nga lang parang hindi pa ako ready. Ang ayoko lang dito sa foundation na to, yung amoy niya matapang, amoy chemical talaga. Ayan, tinan, hindi niya medyo nasisip-sip yung product. Which is good para sa isang fake na sponge. Then, in the rest, ay sunlight. So, ayan guys, one layer na to, pero parang gusto ko pa siyang dagdagan. So, dadagdagan pa siya natin ng half na pump. Cute ng packaging na, ayan na. Meron siyang kasamang ano pala guys, brush na small, pero hindi siya nag-work. Core foundation, ayun. Partner silang dalawa. Ayan. Partner sila. And yung velcro ko para nang baliw dyan. Then, apply pa ko. Parang hindi pa ako satisfied. Kasi, ang kine-claim na tong product na to, ay nasa box ata. Pero parang, sheer to medium coverage. Kakaloko naman yung velcro. So, and guys, tapos na tayo sa two-layer ng foundation and ayan na siya. And kung makikita natin, guys, ayan na, may para siyang highlighter because it's a luminous. Pero dahil oily-oily ako, yung skin type ko is oily-oily, isa-set ko siya ng powder para mag-matte. And then, magko-concealer tayo using this Bobbi Brown na concealer. Hindi ko siya nabili. Andito lang siya sa bahay. And yung shade na pinili ko is CN10. Akala ko may brush siya sa loob kasi pag inopen mo siya, ganyan, tapos may ganito. Pero salamin lang na parang magnified ba yun? Kasi ano siya, yung super zoom. As in super zoom siya. And then, yellow undertone naman siya. Ito yung pinaka lightest na shade. And then,
Mas preferred ko siyang i-blend with my beauty finger kasi cream siya. Medyo para nagki-crease kapag ginamitan ko ng sponge. And then, meron kasi yung problema dito. Parang may mga dot ako dito. Kaya, nung una, akala ko yung mga concealer nagki-crease lang. Pero hindi. May mga dot ako dito banda na pag in-apply mo siya, mukha siya nagki-crease. Kaya, ayun. And then, sa kabila naman. Kasi ano eh, ang itim talaga ng eye bags ko as in. And then, meron ako ditong dark circles, dark spots. Dito. Tigyabot niya yung dito. Atakpan natin siya. And then, ito. Dito banda. Sana wag mag-crease. And then, lagyan ko na rin sa eyelids ko. Ayan, okay na. And then, yung first product na ipapakita ko sa inyo na nabili ko is this Fashion 21 na pressed powder. Isang shade lang siya, which is natural daw. And meron siyang kasama na eyeshadow, quads, and then this mini brow pen na hindi creamy. And lahat to is 145 pesos lang. And nakita, yung may plastic pa to, nakita ko na meron pa siyang price, which is nakalagay 150. So, super save ka. Biruin mo, sabihin na natin nasa 100 to 150, tapos eto kung magkano man. As in, siguro 50% ka nakasave para dito sa tatlo na to. And nung sinwatch ko to, as in, pack, pigmented, ganun talaga. Dahil nga yung foundation is luminous, and hindi pa din sa akin yun dahil meron akong oily skin type, gagamit ako nito. And, di ba, natural shade siya. Isa lang daw yung shade nito. Iniisip ko, baka hindi match sa akin, pero, best. Yellow undertone siya. As in, finely milled and ang bango, best. As in, ano. Okay. Ang bango, ang smooth, and super duper yellow undertone. So, i-apply ko na siya using this sponge applicator from another press powder. So, yan. Apply natin siya kasi yung foundation din na nagamit ko, it has a pink undertone. A yellow undertone na ako kaya. Hindi naman siya super nag-gray, kaso nga lang parang, alam mo yun, parang hindi lang tama para sa skin type ko. And then dito. Yan. Then dito. Sa neck. Ayan, tapos na. And then next naman is magko-contour tayo or magbo-bronze using this Bobbi Cosmetics Insta Runway Ready Contour Kit. And then meron na akong review nito, guys. So, I will link it down below sa description box. And then yung ito yung ito yung una ko munang gagamitin using this flat camera root na brush. Apply tayo. Apply tayo. Ang gusto ko dito sa ano na to, sa specific shade na ngayon ginagamit ko yung second is ano siya, hindi siya ma-reddish. Kasi meron ako yung sa Ever Bilena, yung rosy chic na ano ata yun na shade. Yung may pink na blush. Na red siya sa skin ko. Pero ito hindi. Sakto lang. Then dito.
Then, dito, para pumayat. Tapos, ano siya? Wala siya masyadong fallouts dito pag kumukha ka ng product. Pero ito, dami na. Ayoko to. Ayoko yung highlighter na yan. Ang ano, chunky ng glitters niya. Ayan, blend. And then, ipe-blend ko pa siya using this powder. Blush. Pasensya na kayo sa first time ko lang mag-ani makeup tutorial dito sa YouTube channel ko. Kaso nga lang mahirap siya i-blend. Yun yung napansin ko sa kanya. Kaya dapat yung pag nilagay mo siya on point na para di ka na mahirapan pa. So, ayan, okay na. Tapos na ako mag-contour. And then, yung next ko naman na i-contour is my nose. Yung same shade ulit. And then, ayan, tumangos na ba? Hindi auto. Ayan. Ayan, okay na. And then next naman, isa-set ko yung concealer ko using this Nichito Final Powder in the shade, of course, Creamy Glow. And then, tak-tak na natin siya ang ganyan. Okay na yan. Kadalasan pag ganito, napaparami ako sa yung tulog. And then, gamitin ko lang itong sponge na to. 20 pesos to, apat na ganito na eh. Sa ano, Novo Rosario. Pero matagal na to, may ano na to. Isang taon na to sa akin. And pangatlong gamit ko na itong sponge. Yung dalawa, ewan ko ba, parang sinayang ko lang ng gamit yun sa walang katuturan. Dito sa ilong, para ma-highlight yung kinontour natin kanina. So, ayan, hayaan lang natin siya mag-bake dyan, and then mag-ano na ako, eyeshadow. And ito yung eyeshadow na gagamitin ko. And then, ganito siya. May ganyan, may sponge na applicator and small brush. And isa to sa magandang sponge na applicator kasi matigas siya. Hindi kagaya yung mga kulay black na malalambot. Ito maganda, matigas. Maganda na maglagay ng metallic na eyeshadow. Then, yung una ko na gagamitin na color is this one. Ay, yung shadow na to pala, may instruction dyan paano mo siya pwedeng gamitin. So, ito yung pink na may shimmery camber lids. Lalagay ko lang siya all over my lids. Kailangan i-blend siya ng bonggang-bongga. Ay, wait lang. I-swatch ko sa inyo yung color. Ayan, ganyan siya. Pink shimmery. So, ayan. Okay na. Nakapaglagay na tayo nung second shade all over my lids. And then, next naman, yung parang ipanta transition ko is this from Essence, the Velvet na single shadow. And this is 149. And then, shade niya is Taupe Secret. Tama ba yung pagka-pronounce ko sa Taupe? Ewan ko, Taupe nga at. And then, meron siyang sinasabi dyan sa likod na velvety soft and long-lasting eyeshadow, blah, 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 ombre, mga ganun-ganun. Then, ganito yung itsura niya. Ayan. Ayoko siyang gamitin kasi ayoko masira yung embossed niya. Ang ganda kasi. And then, ito yung pinili ko nga for transition and para talaga magamit ko siya. But, na-realize ko pagka-uwi ko nung inano ko siya, in-swatch ko siya. Swatch ko sa inyo. Ang tinggan lang yun, hindi pa madiin. Pigmented siya, super. Onting ano lang, pack na siya. Pero may kaunti siyang sheen. As in, super liliit na glitters. Kaya sabi parang,
syempre pang transition, kailangan mo ng matte para mas buongga, diba? Mukha siyang matte, pero may mga glitter-glitter na maliit, pero okay lang yun kasi pagdating naman sa eyes, pag hindi mo naman siya masyadong pinansin, okay naman siya. Hindi kita yung mga shimmer-shimmer. So, ayan. Ayan, balik na tayo. So, ayan, kuha. And then, oops, may powder na ano. And then, lagay ko na siya dito. For transition. Kita niya ba? Wala kasi yung ilaw dito. Nandito lahat ng ilaw. Ayan. Ayan, sa kabila naman. Hindi lang nabibigyan ng justice ng camera yung kulay nito kasi hindi siya nag-show off. Pero pag nakita mo siya, ang ganda niya. Cool tone na parang gray-brown siya. So, ayan. Tapos na tayo sa transition color. And then, babalik tayo dito sa eyeshadow na quad. Gagamitin ko tong Barbie pink color na to. Then, swatch ko siya. Ayan, Barbie. Medyo hindi ko gusto. Magkakulay sila ng background ko. And then, lagay ko siya dito. Para kasi siyang ano, makeup ng Barbie. It's very pigmented talaga. Then, blend ko lang. Ilagay ko dito siya sa outer B. Half of my eyelids. Pero naka-center sa outer V. Blend. Ayan. And then, i-blend pa natin siya using this fluffy brush. Yung ginamit ko kanina pang transition para mag-combine silang lahat. Ayan. And then, next naman is gagamitin natin tong darkest shade. Para siyang violet na hindi ko ma-explain, basta dark violet. Ayan, ganyan siya. And then, ilalagay natin siya sa pinaka outer V ng ating eyes. Dito lang. Para siyang ano, parang dot. Pero pa V. Piling ko mali-mali ginagawa ko. Dark and Barbie. Then, halo ulit. Halo. Dito naman sa inner. Ayan, okay na. And then, sa may lower lids naman tayo, gagamitin ko ulit yung dark violet. Dito. Dito lang. Ayan. And then, next naman is yung Barbie na shade. O, hindi Barbie pangalan niya. Wala tong shade name. Yun lang yung tawag ko. Then, lalagyan natin siya dito sa baba ng lids. All over. Mayroon pala mag-ano, makeup na nagsasalita, no? So, ayan, ma-pink na yung lower lids ko. Ayan. And then, next naman na gagamitin natin is yung yellow na shade na highlighter. And then, ayan. Ayan siya. Ulitin natin. Ayan. Ganyan siya. Hindi siya masyado nag-show off. Pero ayan, lalagay natin sa middle part. And then, sa inner corner. Parang ano, parang gusto ko sana na may pagka-shimmer. So,
ipaghahalo ko tong si baby pink and si cute yellow. Apply ko dyan ulit. Ayan. Wala siya masyadong shimmer, pero nag-pop siya. Which is okay na yan. Next naman, i-brush off na natin yung powder na pinang-bake natin. Using this tapered brush. And then, i-highlight ko lang yung brow bone ko using this Physician's Formula Nude Natural Nude Palette. Lahat siya, metallic or shimmer yung kanyang finish. So, etong pink dito sa brow bone. Sa kabila naman. Ayan, and then, lagyan ko na rin sa inner corner. Ayan. And then, lalagyan ko na rin sa, middle part. Kasi gusto ko sana may, super mag-show off yung shimmer. Ayan. Okay na. Parang wala naman na bago. Next naman, ito yung sinasabi ko, pinakocontour ko dati na red yung tingin. Ayan, ito, this one. Then, ito yung gagamitin kong blush ngayon. And then, yung shade nito is walang nakalagay. Basta alam ko ano to. Rosy Chic. Then, gamitin ko tong blush brush. And then, dito. Kaya pink yung pinili ko kasi parang pink yung ime-makeup ko ngayon. Pagdating sa lips, sa eyes, yan, sa cheeks, pink. Dahil ang background natin ay pink. Ayan, okay na. And then, mag-highlight naman tayo. I will use this e.l.f. eyeshadow duo nakasama sa set ng day set. And then, gagamitin ko itong pinaka-lightest. Tingnan nyo. Ayan, no. Ano siya? Parang gold. Ganon. Eyeshadow siya, pero ginagawa ko siyang highlighter. Kasi pack talaga to. Hindi lang siya mag-show off dito. Sa kabila. Tingnan nyo mamaya. Oh, ayan na pa. And then, dito. Then, sa tip ng nose ko. So, and guys, kapag highlighter na tayo, mag-mascara naman ako. Diba? Balibaligtad. Dapat, diba, tapusin mo na yung eyes bago mag-highlighter. Pero, well, ganun ako. It's up to you kung saan ka comfortable. Curler lang muna. And then, sa kabila. Yan. And then, I will use this Hyper Curl Mascara from Maybelline. Ito ang nag-iisang mascara ko. So, ayan guys, kanina pa ako salita. Hindi pala naka-record. Naglagay na ako ng tight line and then sa waterline ko ng black eyeliner from e.l.f. And then, magpo-false eyelashes na ako.
Ang ginamit kong false eyelashes is yung Taiwan Lashes na number 216. Then, lalagyan ko lang siya ng blue from Nichido. Maganda to, guys. 60 pesos lang. Tapos, ano siya talaga? Madikit. Then, ayan, nalagyan ko na siya ng blue. And then, lagay natin siya dyan sa middle part. And then, dito, ay. Dito naman sa kabila. And then, dito naman. Ang problema ko, guys, pag naglalagay ng false eyelashes, naiiyak ako dahil ata dun sa glue. And then, yung kabila naman. Ang pinaka-importante, guys, pag naglalagay ka ng glue, dapat, ano, both ends ka mag-focus. Kasi doon madalas natatanggal agad. Apply ko na. Ayan guys, tapos na yung lashes ko. And then next naman is sa lips, gagamitin ko tong Kylie na Dolce K. Her hair ba nga nito? Oh, may vanilla na chocolate. The next naman is may nabili ako na Essence na lip gloss na triple XL shine na, ayan, 159 yung original price niya pero nakasale lang 69. Then ang pinunch naging 79. Ewan kung bakit. Pero ayoko sa kanya pag siya lang. Kaya itatap natin siya sa lipstick. Then ayan na siya. And then guys, may isa pa akong nabili. Itong body gel. Kasi gagawin ko sana siya for eyeshadow. Pero hindi siya mag-work. Kasi masyado siyang malabnow. Sana kung sticky siya. Pero ewan ko ba't ko pala siya binili. This is from Fashion 21 and 60 pesos. So ayan guys, ito yung nagawa kong look. And this is my first ever try on haul na makeup tutorial. Ayan. So guys, thank you for watching. See you on my next video. Bye! So ayun guys, muna ako dito sa may pintana para makita niyo yung tunay na color. Ayan.